Ay, grabe, napakaginaw dito. Grabe yung sea of clouds dito. Papasok na tayo sa province of Kalinga. Hindi na nakikita yung view doon sa pinakababa. Oh. Sarap dito mag-ride. Kapo, ito pa po yung last day to. Ay, maganda dito ang talon, no? Wow! Ay, si Kapo, naligo. Oh. Napakaganda. Dinadala doon mismo sa pinakataas tinik ng kalamansi. Ayan po. Hindi naman pala masakit. Andito po kami ngayon sa kahabaan ng Abra Kalinga Road at meron kaming tindahan na nadaanan dito. Time check ka po. Alas 5. Yan, alas 5 ng madaling araw galing kami ng Banggid. Abra malis sa Banggid. No? Oo, malis kami ng alas 3. At yun, naubusan na kami ng gasolina. Malayo pa yung biyahe natin, no? 180 kilometers. 180 kilometers pa, kaya yan. Nagbote-bote muna kami dito. Namali kami kapon. Para masurvive lang. Namali kami kasi doon pala sa sentro ng Banggid, eh. Walang mga gasolina na bukas pag madaling araw. Oo. Hindi kami napagpagas kahapon. Bali yung gas na natira sa amin ay halos kalahati pa. So akala namin doon sa Banggid ay bukas yung mga gasolinahan sa mga ganong oras. Buti na lang may tindahan dito na nagbebenta ng bote-bote na gasolina. Pang-survive lang. Tinan nyo guys ang fog dito. Time check nga pala 6:13 AM. Yan, pasok na tayo ng Municipality of Malibkong. Yan, tinan nyo guys yung fog, oh. Grabe, sobrang ginaw dito. At yun nga, papunta tayo sa Buscalan, kung saan pupuntahan natin si Apo Wangud para magpatato doon, no? Matagal na nating pinapangarap na makarating dito. Grabe yung sea of clouds dito sa dinadaan na namin ni Kapo sa Abra Kalinga Road. Napakaganda nung lugar na to. Grabe yung sea of clouds dito. Napakaganda. Good morning. Wow. Napakaganda talaga dito sa Cordillera region. Grabe, the best dito. Napakaginaw.
Ito yung bahagi ng kalsada na dadaanan ninyo na rough road. Grabe, ganda ng umaga dito. Makapal na pine trees makikita ninyo sa gilid. Wow. Meron tayong dadaanan dito na maputik. Yeah. Sulit na sulit ang long ride ni Lakbay. Lahat ng klaseng kalsada, lahat ng klaseng daan ay nadaanan namin sa ginawa naming adventure na to. Yan o. Putik. Oo. Dulas. Dulas ka po, no? Sumasayo yung puti. Oo. Kalinga Agro Road pa. Dulas. Dulas. Dulas ako, ha? Oo. Oo. Check. Pero... Wow! Woohoo! Sarap! Foggy ride! Napaka-foggy daw! Napaka-lamig! Napaka-kapal ng fog! Adventure! Woo! Grabe! Sarap dito! Delgado lang kasi medyo mahirap ng makakita yung kasalubong natin dahil nga nalakpo na ng makapal na fog yung kalsada pati yung ano yung pinaka view eh no, yung pinakabangin dito wala na, hindi nyo na makikita, zero visibility na yung ano dito, yung sa gilid. Alright, andito na tayo sa province of Kalinga. Ito yung pinaka welcome arch nila. Wow. Ngayon lang ako papasok dito sa probinsya ng Kalinga. Grabe, napakakapal talaga ng fog oh. Welcome Municipality of Balbalan. So ito na yung bayan ng Balbalan sa probinsya ng Kalinga Province. Ay, lamig. Whew. Hindi na nakikita yung view dun sa pinakababa oh. Ah, napakalamig. Ay, sarap dito mag-rides. Nakikita pa naman yung daan pero kailangan dahan-dahan ka lang dahil sa bandang dulo halos hindi mo na rin nakikita yung makakasalubong mo. Pahirapan na, malabo. Grabe yung zigzag road dito. Tingnan mo ka po. Grabe, snake road no? Puro ano, puro siko tapos yung matatarik. Mabulusok pa man din tayo pababa. Oo, kaya mag-ingat din po kayo pag pupunta kayo rito. Ah, may nakikita ko yung first step oh. Yan o, grabe, puro ganito. Puro ganito yung kalsada ng dadaanan nyo halos eh. Sharp curve, blind spot. Tapos talagang siko. Yan o, ito, siko to. Oo. Ito, U-turn slot o. Grabe to. Yan o, turo ko U-turn slot. Yan, U-turn slot. Dahil nga talagang sobrang tulis o. Bilog na bilog o. Grabe.
Nakapilabot to. Ih! Lalaki ng mga tipak-tipak na ba to? Ay, mga puno na nahulog. Ay. Pa dito. Natabunan na yung kalahati ng kalsada, ano ka po? Ito, meron pa dito. Natabunan yung kalahati ng kalsada. Ayan, lagpas kalahati. Yan, ito yung bahagi ng kalsada na delikado. Dahil nakikita nyo naman yung mga bumagsak na mga bato, buhangin, lupa, puno. Nakikita nyo rito. Caution one way. Hindi pwedeng daanan yung kaliwang bahagi ng kalsadang to. Bakit kaya? Siguro may ano yan, may hukay sa ilalim. Silipin natin. Ay grabe. Oo nga. Naglandslide yung pinakailalim o kaya may butas dito sa kalsada na to. Kaya hindi siya pinapadaanan sa mga motorista dahil posibleng kapag dinaanan to ay guguho at makakadisgrasya ng dadaan dyan. Kaya mag-iingat po kayo dito sa lugar na to, sa bahagi ng kalsadang to, dahil talagang gumuho po yung lupa dun sa pinakailalim ng kalsada. Uy, may ano, running water? Running water yan, ano? Sige. O, may libre car wash pa dito. Meron na nakita si Kapo dito na host na dinadaanan ng mala sa tubig. Okay, ilano ko yung ala, yung brake natin kasi madumi. Ah, okay. Kapo, sa likod Kapo. Anahan mo yung likod. Buong bato na yung gumuho eh. Ang laki ng bato na gumuho. Delikado to. Sobrang delikado talaga. Ay grabe, nakakatakot to. Grabe, isang ano yung kapo ano? Oh. Isang ano? Ah, tag dito. Isang barangay. Isang barangay na bato. Ito pa yung isang landslide na dadaanan namin. Yan, sakop na yung kalahati ng kalsada. Ay, grabe. Ito, ang laki ng bato. Doon ang galing sa pinakataas, gumuho dito sa baba. Uy, ito tipak-tipak na malalaking bato. Tulay dito, Biao Bridge. Uy, ganda nung ano, nung ilog dito. Tingnan nyo guys, oh. Wow. Maraming mga bato dito sa pinakailog. So yung current nung tubig, ang gandang tingnan. Ito, mayroon pang waterfalls dito na dadaanan ninyo. Mahaba din, oh.
Grabe, napakadaming waterfalls na makikita nyo dito sa Abra Kalinga Road. Dito nang gagaling yung tubig dun sa pinakababa, sa may waterfalls. Ayan, hanggang dun sa pinakataas. Ayan, binakasulat dito na Banao Protected Landscape. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but times. Meron dito ang pinaka lago, no? Yung pinaka pwesto kung saan pwede kayong maligo. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim. Imagine, sa gilid lang ng kalsada, makakakita kayo ng waterfalls. Tingnan niyo yung kalsada na dinadaan na namin ni Kapo, mga nag-aangatan. Ito daw yung naging epekto ng mga nagdaan na sunod-sunod na lindol. Ayan o, nakaangat. Tapos yung nakausap namin na lokal kanina na yung mga landslide na nadaan na natin, talaga daw yun, natakpan daw yung buong kalsada. So nalinis na lang yung pinakakalahati para magkaroon ng daanan. Ito pa yung isa sa nakakatakot dito na dadaanan ninyo. Yung kalahati ng kalsada, wasak na. Yan, napakadelikado na ito. Kapag ka may dadaan dito na mabigat ang dala, posible na masira yung kalsada na to. Bangin na agad. Oo. Kapo, may dadaanan tayo dito na putek. Ingat. Madulas. Dahan-dahan lang. Oo. Ay, putik. Ano, lambot ng putik. Lambot ng putik. Grabe. Oop. Nasira yung kalsada eh. Nabiyak, no? Kaya naging ganito yung kalsada rito. Pagkatapos nating dumaan dun sa putik, ngayon naman, dadaan tayo dito sa kalsada kung saan merong umaagos na tubig. Lahat na ng klaseng kalsada ay dadaanan nyo dito sa Abra Kalinga Road. Wow! Tingnan nyo guys, oh, napakaganda ng waterfalls. Ang ganda ng bagsak ng tubig. Ang taas. Huli ko, tignan mo dito. Dito ka dito taglit. May maganda ditong talon, no? Wow! Grabe! Parang kailangan na natin maligo, ah. Another amazing waterfalls ang dadaanan nyo dito. Grabe, napakayaman sa waterfalls ng lugar na to. Ito na naman ang waterfalls. Katabi lang ng waterfalls na pinakita ko sa inyo kanina, ito pa yung isang waterfalls na dadaanan ninyo. Yan, waterfalls ulit. Along the way. Dami, no? Dami, grabe. Ang sarap mag-ride kapag kaganitong mafog. Basta wag lang yung zero visibility. Dahil habang nag-ride kayo, nakabukas yung helmet ninyo. Yan, pumapasok sa mukha ninyo yung lamig. Nakaka-relax. Tapos, ganda ng tanawin.
Napakadaming sunflower dito sa gilid lang ng kasada na makikita nyo. Tignan nyo guys, kung mahilig kayo sa halaman, dito sa kasada na dinadaanan natin, marami kayong makikita rito na sunflower. Eto. Yan. Diba? Nasa gilid lang yan. Sunflower. Galing ka po, no? Dahil nga malamig dito sa lugar na to, yan. Madaming nabubuhay dito na magagandang halaman sa gilid-gilid lang. Okay, rough road ulit. Kapo, palit ng palit yung kasadang dinadaanan natin na. Ito, ito pa ba talaga? Ito pa ba yung daan na pupuntahan natin? Hindi ko rin alam. Wala tayong ways eh. Yun lang po. At nag-stop na yung mapa namin. Kaya natatanong-tanong na lang kami ni Kapo dito. Papunta doon sa kila Apo Wang Ud. Tay, magandang umaga, saan yung papunta ano? Tinglayan. Dito. Okay. Kakan. First na junction, right. Second junction, right. Puro kanan, kanan. Puro kanan. Okay. Okay, sige po. Ito po yung pupunta kay Lapo Wang Ud, no? Oh, opo, ayun. Salamat, thank you. Okay. Bus ka lang po, ano? Opo, salamat po. Thank you. Nandito na tayo sa Ablig. At meron kayong dadaanan dito na village yan. Maraming mga bahay. Ito. Iba yung ambience ng lugar na to pag nadaan kayo. Saka yung itsura ng mga bahay dito, ay no, tingnan nyo. Ablig Bridge. Alright, meron na namang waterfalls dito sa Ablig. Ayan o. Dito sa waterfalls na to, makikita nyo may hagdan. Paakyat doon sa mismo pinakataas. So siguro, doon mismo sa pinakataas nyan, pwede kayong maligo. Merong bato rito na may tumutulong tubig sa pinakataas. Ayan o, ganito. Ay, si Kapo, naligo. Woo! Siyempre, dadaan din tayo dito. Alright, let's go! Woo! Nice! Ito na ka po, meron pa dyan. Ang ganda ng bato. Namin tumutulong tubig. Ayan o. Woo! Solid! Woo! Napaka-solid doon guys, tumutulo yung tubig doon sa may bato. Grabe yung kurbada na to. Paakyat na matarik. Oh, letter U. Oh. Wow, mukhang meron ditong handaan ah. Ano, may kinatay na baka ano? Wow, makatawa naman dito. Oh, may ano to? May okasyon. Kasal? Parang kasal, no? Meron ako nakikita rin na hanging bridge dun sa mismong pinakababa sa may ilog. Hindi ko lang alam kung paano pupuntahan yun. Parang
Ang ganda ng mag-drone shots doon, no? Ayun ka po. Ito mo? Paano kaya kubat yan? Grabe. Ganda ng kabundukan dito. Ang kapal ng mga puno. Time check, 2:33 ng hapon. At ngayon ay malapit na tayo sa Buscalan Tato Village. Sana lang ay matatuan tayo ni Apo Mang Ud kahit na hinabot na tayo ng hapon. Silipin natin yung pinabangin dun. Wow. Kapo, tinan mo to, ganda ng ilog oh. Patingin nga. Ito. Oh, grabe ito. Ang galing, no? Ito yung pinakabangin dito. Tapos makikita nyo sa ilalim. Ayan, may ilog. Tapos yung dambuhalang kabunduan dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami napapagod ni Kapo na appreciate ang ganda ng lugar na to. Napakaganda. Ay! Nature! Ay, nako. Napasarap sa mata. Ay, nako naman. God creation! Kakarelax pagmasta, no? Sobrang haba ng biyahe namin ni Kapo dito. Pero nakakapawi ng pagod yung mga ganito kagandang tanawin na makikita nyo rito. Waterfalls. Ganda. Tatawid tayo dito sa lumang tulay oh. Sira-sira na yung tulay na to. Tinatawiran din to ng mga four wheels. Mag-ingat kayo ha. Ako madulas to kasi kulay pula yung lupa sa kami kasamang buhangin. Ayan, dulas. Ganyang klaseng daan ang dadaanan nyo kapag kayo pupunta na ay wangon. Alright. Medyo malalim din yung tubig. Yun. Grabe, napaka-solid na adventure ang aming ginagawa ni Kapo papunta kay Apo Mang Ud. Napaka-solid. Sing solid ng view na nakikita natin dito. Wow. Again, amazing waterfalls. Napakadami ng waterfalls ang aming nakikita dito, grabe. Ito, malapitan lang, oh. Ang taas. Dito yan sa may tulay. Yan. Sa Mabongis Bridge, makikita nyo yung isang mahabang waterfalls. Yun,
Welcome Buang Od Buscalan Tattoo Village. Ay, sa wakas narating din namin ito. Time check 3:47 PM. And dami rin nagpapapicture. Okay, ito yung pinaka signage na makikita nyo rito. Welcome Buang Od Buscalan Tattoo Village. So kailangan natin mag right turn. Bakit dun? Okay, let's go. Ah, ito pala yun. Ito yung papasukan ninyo kapag nakita ninyo yung signage na yun na Buang Od Tattoo Village. So papasok na tayo ng Buscalan. So hanapin natin kung saan yung lugar dito na pwede natin iwanan yung motor natin. Kaso sa ngayon ay umaambo na. Medyo pahirap pa na ang pag-trekking namin. At inaalala ko din kung kami ba ay tatatuan pa ni Apo Buang Od, dahil nga ngayon ay malapit na mag alas 4. Yan, papakita ko lang sa inyo yung daan na dadaanan nyo papunta kay Apo Buang Od. Yan. Isang maliit na daan sa gilid ng kabundukan. Napansin ko din dito na maraming nag-aalaga ng baboy. Yan o, sa gilid. Simula nung pag-akit namin kanina dito, yan o, baboy yan o. Kung hindi po tayo matatatuan ni Apo Buang Od ngayon, siguro po baka bukas. And then tingnan natin kung saan tayo pwedeng tumuloy, kung pwedeng tumuloy mismo doon sa kanilang Tattoo Village. Grabe, napakaganda rito. Yeah. Yan, bangin. Walang harang. Delikado. Ito yung bangin na dadaanan nyo dito. Ang daming mga bumagsak na mga batong malalaki, oh. Hanapin lang natin dito yung information desk para magtanong kung paano tayo makakapunta doon sa kina Apo Buang Od. Yan. Ito na yata yun. Yan. Welcome to Buscalan, Tinglayan, Kalinga Province, home of Apo Buang Od. Umali kayo. Alright. Ito na yung Buscalan Information and Registration Center dito. Isa ka lang po, sir? Dalawa po. Kailangan lang na mag-log bago tayo umakyat doon. So sulat nyo lang yung pangalan ninyo. Nakita ko na maraming mga produkto na nilalagay doon. At tinatawag daw itong tramline. So ngayon, yung mga pagkain, may mga karne ng baboy ako nakikita, gulay, dinadala doon mismo sa pinakataas kung saan andoon ang Tattoo Village at doon nakatira si Apo Buang Od. So para mas mapabilis at mas mapagaan ang kanilang pagdadala ng mga produkto na meron sila, yan, hindi na sila kailangang mag-trekking bitin yung ganito kabigat na mga gamit or mga karni ng baboy o kahit anumang meron na binili nila na gusto nilang iakyat doon sa taas dahil meron na nga pong ganito. Yan, kagaya na ito, plywood, ang bigat niyan. Ito naman yung ginagamit nila sa sasakyan.
para itaas itong tramline papunta doon sa mismong pinakataas ng Buscalan Village. Puntahan na natin yung lugar kung saan iiwan natin yung motor namin ni Kapo para makakit na kami doon sa Buscalan Tato Village. Diretso lang po. Yun yung mga tour guide na makakasama natin sa pag-akyat at kailangan nyo magbayad ng 1,500. Good for 5. Pero kami ni Kapo ay dalawa lang, 1,500 pa rin yung babayaran namin. Tapos mag-homestay kami for overnight, 350 pesos per head. Tapos meron pang babayaran na 100 pesos for registration fee. Yan po yung mga babayaran dito sa pagpunta nyo sa Buscalan Tattoo Village para po makita si Apo Wangod at magpatatoo na rin. Ito po yung lugar kung saan iiwan natin yung motor namin ni Kapo para makaakit na po kami doon mismo sa Buscalan Tattoo Village. Safe naman po dito, safe. Okay naman po, ano? Okay. Na ilang oras po ang trekking papunta ron sa Buscalan Tattoo Village? Hindi na ma 30 minutes. 30 minutes po, basta po mabilis maglakad, no? Pag mabagal, isang oras. Isang oras. Yun ang sabi ng tour guide natin. Matarik. Okay, matapos ang 30 minutes na paglalakad, hindi basta-basta paglalakad, nakakahingal, nakakapagod. Pero pag talaga gusto mong makita si Apo Wangod ay kahit gano'ng kahirap, akit ka dito. At ito yung napaluto namin na pagkain dito, adobong baboy. Siyempre, kailangan meron tayong sili. Mas maanghang, mas masarap. Tikman na natin. Ah, native sili po. Tikman na natin yung kanilang pork adobo. Ayan o. Aba. Sarap. Grabe, ang angang ng sili nila. Tubig. Pero sarap. Ang sarap ng adobong baboy nila dito. 150 pesos lang yung paluto. Sulit na. Sarap. Ito po yung room dito sa homestay. Yan. Meron isang malaking kutsyon, tapos may unan. Then meron ding ceiling fan. Kahit po hindi air condition dito yung kwarto ninyo, ay okay na okay lang dahil malamig dito. Yan, isang simpleng kwarto at buhay probinsya, may experience din nyo yan dito dahil kita nyo yung pagkakagawa, yung disenyo, plywood. Sa halagang 350 pesos per head, yan, meron na po kayong titirahan dito for overnight. May kuryente rito, pwede kayong mag-charge ng inyong mga gadgets. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Isa po sa maganda rito sa Buscalan, kapag pumunta kayo ay Anli Coffee. Brewed coffee. Yan, napakasarap po ng native coffee nila dito. Solid. Napakasarap. Good morning, isang malamig at mahamog na umaga dito sa Buscalan Village. Pagmasta nyo po kung gaano kaganda ang tanawin dito. Yung tipong pagkising ninyo, ganyan kagandang view ang makikita nyo rito. And then meron sila dito na rice and vegetable terraces. Ayan po, kung makikita nyo, ganda sa taas. Iniintay lang po natin na magising si Apo Wangod at excited na rin po ako na matatuan ni Apo Wangod. Ito naman po yung mga bahay na makikita nyo rito sa Buscalan Village. Yan. Ang ganda nyo sa taas. Marami kayong makikita rito na bahay sa mismong kabundukan. Dito sa pinakataas,
dito sa isang maliit na iskinita. Ito yung daan papunta doon sa bahay ni Apo Wangod. So puntahan natin. Ito pong bahay na nakikita ninyo sa likod ko, iyan po ang mismong bahay ni Apo Wangod. Yan, napakasimpleng bahay. At doon po sa may gilid, doon po yung lugar kung saan doon po siya nagtatato. So puntahan po natin. Yan. Ito naman po yung lugar kung saan dito po nagtatato si Apo Wangod. Wow. Matagal ko na pinapangarap na makarating dito. Mapalad tayo at masaya. At nagawa din natin ang ating plano bago man lang matapos ang year 2022. Hawak po natin ngayon yung ginagamit nila dito na pantato. Ang tawag ng Botbot tribe dito sa pantato na to ay pangwatok. So tayong mga Tagalog, ang tawag natin dito ay pantato. Kung makikita nyo po sa pinakadulo ay merong tinik ng kalamansi. Ayan po. Babayaran nyo po itong pantato sa halagang 100 pesos. And then, pagkatapos gamitin sa inyo ito, pwede nyo na pong iuwi yan para souvenir. Ito si Kuya, subscriber natin. Nakita natin dito sa Buscalan Tattoo Village. At yan, nakita natin na marami siyang pinatuto dito. Iba't ibang klaseng design. So Kuya, magkano lahat ang inabot ng mga tattoo na to? Umabot ang 7,000. Wow, 7,000. Ibig sabihin, lahat ng design na meron dito, iba-ibang presyo. Each skin, 100 to 100. Pag itong snake skin, all over, 3,000. Wow. So yung gantong size, tapos kasama na din itong isang design. Tumabot na 1,200. Oo. Ito po lahat yung pinatato ni Kuya dito sa Buscalan Tattoo Village. At umabot po ito lahat ng 7,000. Okay, so tayo na yung tatatuan ni Apo Wangod. Yung pwesto na patatatuan natin kay Apo Wangod dito. Dito yung firma niya, yung signature niya na tatundat. Yan, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung gaano kasakit ito. Natanggalan niya ng balahibo yung pwesto na tatatuan niya. Yung ginagamit niya pala nila dito na ink. Yan, yung uling. Yan, start na. Ah, hindi naman pala masakit. Yung pakiramdam na parang kinaagat ka lang ng langgam. Hindi ka makakaramdam ng kirot. Sa mga turista na nagpaplanong pumunta rito para magpatato, huwag po kayong matakot. Dahil hindi ko masakit. Apo Wangod, salamat. Tapos na po. Yan, 1, 2, 3. At naipatato na natin yung signature ni Apo Wangod and 3 dots dito sa gilid ng ating kanang kamay. Yan. Napakadaming turista ang pupunta rito. Ayan o, tignan nyo. Hanggang ngayon, nakapila sila. 8 a.m. nagsimulang magtatuwa si Apo Wangod at hanggang ngayon, sunod-sunod yung mga turista na pupunta rito at yung mga kasabay namin na nag-overnight dito sa Buscalan Tattoo Village. Yun, sa wakas, tagumpay po nating nagawa ang ating mission na mapuntahan ang pinakamatandang magpapatok sa Pilipinas, si Apo Wangod. At ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay dito sa rehiyon ng Cordillera at plano po namin puntahan ni Kapo ang tanyag na Banawi Rice Terraces. So abangan nyo po yan sa susunod nating moto adventure dito sa rehiyon ng Cordillera. Muli po, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating ginagawang moto adventure at paglalakbay sa
sa ganda ng Pilipinas. At lagi natandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo! Yeah, boy! Alright! Alright, meron tayong nakita rito na mga subscribers natin sa kahaban ng Abra Kalinga Road. Nakakalain mo, nakita pa natin sila, sir. Rider din. Yan. Galing sila ng? Sir, ano pangalan niyo, sir? Yan, shoutout po kay Sir Adonis Ride Safe. Ano po pangalan niyo, sir? Shoutout po kay Sir Jomar at lagi po kayo mag-iingat. Sige po, ride safe! Shoutout natin si Kuya Freddy, subscriber natin, at si Ma'am Maydeen. Si Ma'am Maydeen, yan, ride safe po sa inyong lagi sa mga biyahe. Thank you, shoutout sa ACP, Bacoor Sector, ACP Capitanio. Okay. And Team Langgam.